Kunting wong. Nakabig. Kabig, oh. Flat. Flat. Tingnan natin kung effective ba ito nilagay kong Kobe. Last time na nilagyan ko ito kasi last year pa ano, ride kami sa Nueva Vizcaya na flatan ako dun eh, nabutasan. So pag uwi nilagyan ko ng Kobe Tarsilan. Tingnan natin kung okay pa ngayon, isang taon na yung Kobe. Tanggalin natin ito. Ano to? Pucha. Ano to? Bakal. Tingnan natin kung kaya ng Kobe. Medyo malaki yung ano, hiwa. Kaya natin lagay ito. Singamin muna natin. Laki isang taon, wala nang effect. Siguro natutuwa na yung mga ano nito. Ano na? Mga nasa loob na parang particles. Ayan, nalagyan ko ng ano, bago. Ito yung nalagyan ko sa harap eh. Kalate. May natira pa ako. Okay na yata, no? Laki ng ano, hiwa. Grabe.
Mag-surf ko muna kung hindi na siya lalambot. Update ko kayo. Ito yung marking. Ito. Konti na lang. Medyo palay din na rin itong gulong. Itong gilid. Matagal yung maupod. Kasi hindi naman tayo bumabanking lagi. So ito. Tingnan yung markings. Ito. Lapit na oh. Pag pumantay yan, palitan na yan. Bago pumantay, sa kapraso na lang. So observe muna natin. Sayang naman, papalitan na agad. Laki oh. Laki. Right, update. So, pangatlong beses ko nang gagamitin to ngayon. Ngayong mga nakaraang araw. Well, mga 2 weeks na rin eh. Dahil hindi naman ako lagi sinalabas. Una-una kong ginamit to. Nunga na lang. Gumila ako ng tubig sa may subdivision. Isang galon, di mabigat no. Nangyari, sumingaw siya. Narinig ko eh. Psst, kumanon. Tapos yun, na pag-uwi ko. Kaya nababasan siya ng hangin. Sabi naman bang ako ulit. Tapos, dumabas ulit ako. Munta naman ako ng marking, nag-grocery ako eh. So okay naman siya. Okay naman. Hindi naman naramdaman na sumingaw o ano. Nakapunta ako, nakabalik ako, okay naman. Kaso nung pag-uwi ko, pag-check ko nung kung gulong, nabawasan siya ng 12 PSI. Ano to eh, ang inilagay ko sa likod nito, 32 PSI. Sa harap naman, 28. Pag-uwi ko nung galing akong marki, nag-grocery ako, 20 PSI na lang. Malaki na nabawas, no? Ibig sabihin, may singaw pa siya. Sabi naman ba ako ulit? So, pangalawang labas ko naman. Munta naman ako ng SM. So, okay din siya. Okay pa rin. Maayos naman. Hindi naman ano. Nakauwi ako. Nakabalik ako ng maayos. Tapos iniwan ko. Hindi naman siya sumingaw. Wala naman singaw. Okay naman. Tama pa rin yung PSI. Pagkagaling ko ng SM. Tapos hindi ko siya nagamit ng 3 days. Tapos kanina pag check ko, ngayon lang ako din ako lumabas eh. Bibili naman ako ng cat food. Pag check ko, wala lang hangin yung likod. Zero na. Zero PSI. Wala. Ubus lahat ng hangin. So ay nanginang ko ulit. Tapos inikot-ikot ko siya. Sinet ko ulit ng 32 PSI. So pagdating natin doon, check natin. Kanina hindi naman siya lumambot eh. Napunta lang tayo dito sa may Petron. Pakita ko din sa inyo yung butas. Medyo naluto na siya eh. Parang di na kagaya dati na kitang-kita mo yung hiwa na malaki. Parang dahil sa ginagamit ko, syempre umiinit, naluto siya. Luto na yung ano, yung nahiwa, yung nabutas. Laki nun eh. O yung palang Kobe, ano yun? May nakalagay naman doon na hanggang 7mm yung butas o yung hiwa. Ang kaya niyang isil 7mm. So hindi ko alam kung dahil sobrang laki na nito kaya ano, hindi na siya masil. Parang sumisingaw pa rin eh. So atin na lang natin kung ilang PSI ngayon at tinakbo ko. Kasi nung pag-check ko kanina, zero na eh. Bus na yung hangin. Sana hindi siya sumingaw ng ano. Punta pa ako ng ano eh. Ketchup. Ilan ang cat food. Pagas muna ako. Dito tayo. Ayan yung butas. Pero ang kita eh. Mahirap kasi eh. Ayan na medyo sumisingaw pa rin talaga. Ano? So hindi na siya kaya. Kaya pala mabawasan ng hangin. May singaw pa rin, hindi na siya masil. Ayan, hindi naman nabawasan. Pero medyo may leak pa rin. O paunti-unti, sumisingaw yan. Kaya siguro nung 3 days kong hindi nagamit,
wala nang hangin. Usos na. Kita nyo naman, sinawat natin. 34 pa nga eh. Kasi na yan. Yung nag-expand na. Minute na kasi yung ano, gulong. Ayan, mag-expand yan. Yung cold tire pressure, mas mababa syempre. Ngayon may dalawa akong choices dito. Either palitan ko na. Papa-vulcanize ko. Papa-vulcanize ko yung loob. Pero feeling ko lang, baka siguro palitan ko na. Malapit na rin naman talaga siyang ano eh, maupod eh. Oh. Tsaka ramdam ko na rin yan eh, minsan sa mga, yung mga pinturang ganyan. Medyo nag-slide na siya, hindi kagaya dati. Dahil na rin sa medyo upod na. Yung unahan, okay pa eh. So, ito yung manufactured date. 4318, so 43rd week ng 2018. Tsaka isang factor din pala na kailangan nyo i-check kung magpapalit kayo. Siyempre yung mga cracks, ayan o. Oh. Yung mga cracks na rin to eh. Tapos yung mga tama-tama niya, konting hiwa, yung tusok. Yan, factor din yun. Pero pwede pang saga din to kung ano, hindi naman kayo maselan. Siyempre, daan-daanan na siguro ng patakbo. Pwede yung pa-vulcanize pag malaki. Ito, sumisingaw siya. Medyo naluto na pero may leak pa rin. So, hindi ka na pa-vulcanize. Ah, matadamage na naman siguro yung mags ko eh. Pag pina-vulcanize yan eh. Ulutuin niya sa loob. Pwede rin naman yung pasak. Pero, baka matanggal lang din kasi manipis na rin siya eh. Mabilis ang matanggal. Sige na, balik ako sa stock size na gulong. 80x90 tsaka 90x90. So, kasi ang gamit ko oversize. 100x80 tsaka 90x80. So, para accurate pa rin yung reading na ano, speedometer. Balik natin sa stock size. Choices ko naman dyan, ano. Either Metzeler Sportec or ano. Pirelli Diablo Rosso. Okay din yan. Nani? Sabihin ko na rin kayo ng review nitong ano, gulong. Itong performance niya. Ayun niya, 2 years ko siyang ginagamit. So, maganda yung performance nito, makapit na makapit, wet and dry. Yan yung longevity naman kasi. Yan yung tread life. Kaya ang bilis maupod dyan, depende yan sa timbang eh. Tsaka kung lagi ka naglo-long ride. Siyempre, mga long ride namin, kasama ko lagi si OBR. Wala mas mabigat. Kaya mas mabilis na upod. Pero yung 2 years na yun, napakatagal na nun para sa gulong. Oo, milyahe niya. Yan nga, 12,000. 12,604. So malayo-layo na narating nito. Tapos lagi pa ako may back ride. Lampas ko lagi si OBR. So maganda siya. Michelin. Tapos makapit yun. Okay din. Meron niya ito. Dalawang beses na kasi nga ako nabutasan eh. So ito medyo nasingaw na. Napalitan ko na rin para bago na rin sapatos ni Bitoy. Kawawa naman eh. Luma na sapatos eh. Dalawang taon na. Pero pwede pang tiyagain. Pero papalitan ko na. Okay na yan, para kung matapos man tong quarantine na to, pag pwede na mag-ride, makakalayo na kami, nakakampante, syempre. Maganda yung gulong, ganun. Makapit. So, next vlog ko siguro, hanap tayo ng bagong gulong. So, either Metzeler Sportec Street or ano, Pirelli Diablo Rosso. Canvas na lang tayo. Wala akong masabi dito sa Michelin. Napakagandang klaseng gulong. Top brands naman yan, yung tatlo. Michelin, Pirelli, tsaka ano, yun nga, Metzeler. Mas na ako na yung Michelin at Pirelli eh, dito sa Pinas, mga pang scooter. Mga top brands. So, hindi masasayang ang pera mo pag yan ang ginamit mong gulong. Subok na namin yan. Dami na namin napunta ang ride. So, pare-pares naman yata yan na medium compound. So, may balance ng grip tsaka ng ano, longevity. Yan, maganda. So, abangan nyo na lang yung next vlog ko. Palitan na natin to ng gulong. Para bago na sapatos ni Bitoy. No? Ah, nakalimutan ko palang banggitin, ano? Yeah. So, yung Kobe, okay yan na tar sealant.
Hindi ko sinasabi na pangit yung Kobe. Hindi ko mana. Shadow lang talaga malaki yung ano, butas na itong gulong ko. Nakabili ako ng cat food. Oh. Yung una ka na naabot na butasan ako, maliit lang siya. Harangan na lang, manipis lang. Ay, nalagyan ko ng Kobe. Okay naman, gumana. Hindi na sumisingaw. So ngayon lang ulit na nabutasan ng napakalaki. Yan lang siya pumalya. So, mas maganda, maglagay pa rin kayo niyan, tapos ilan. Tara, iwas sa bala din. So, ayun lang mga bro, ride safe!